Lumalod, paano rin natin to? Ang galing ng idea nila, oh. Gumawa sila ng waterpark na kakaiba. Tapos yung baka, pinag-treadmill nila. At siya na yung taga-bomba. Hindi na kailangan ng motor. Ang galing talaga. Kaya naman pala masarap ang milk tea at binabalik-balikan at hinahanap-hanap ng iba. Ito pala ang sikreto. Ngayon, alam mo na. Ang sweet naman ng mag-asawa, magkasama talaga sa pag-ani ng paray nila, si ate yung taga-abot, at si kuya yung taga-tracer. At sa sobrang excited niya, bigla siyang naging tanga. Magandang idea to sa inuman. Tumagay ko muna kung gusto mong mamurutan. Tignan mo yung ginawa ni kuya, oh. Pag kumuha ka ng pulutan, kusa kang matatagayan. Ganyan dapat. Hindi gaya nung sa tropa mo na ginawa ng hapunan yung pulutan. Sabi nga nila, ikwento mo sa pagong. Magandang idea to para sa mga broken hearted. Gayahin nyo si ate, hindi na siya nag-inom. Itong si ate ang magandang kasama sa mga handaan at chaylan. Maganda naman talaga siya, di ba? At Girl Scout pa talaga, laging handa. Tingnan nyo naman, may bawal siyang sinupin. Ganyan dapat, kahit maganda ka, walang hiya-hiya. Yung nagmagandang loob ka lang naman, at akala mo nakatulong ka na, pero wala ka talagang magagawa kung sadya talagang tanga. Ito pala ang sikreto ni Lola. Kaya pala malakas siya at hindi nirerayuma. Ganyan lang siya, naglalaro na parang bata. Siguro naalala niya yung kabataan niya. At ganun din si na Lolo. Tingnan niyo mga lods, so panoorin natin to. Ang galing nila maglaro ng sipa at yung galawan nila parang mga bata pa. Ang galing. Siguro mga senior na itong sinalulo. Pero tingnan nyo naman, oh, pati ulo, ginagamit, oh, ang galing. Ang galawan nila, parang kung fu, oh. Siguro, alaro nila natin si Jackie Chan. At habang pinapanood natin sinalulo, shout out muna sa inyong lahat, mga lords. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo lahat maisa-isa. Makaabutin tayo ng 20 minutos. Pero ito lang masasabi ko. I love you all, mga lords. Ano naman kaya itong pinagkakabalaan ni Kuya? Puro mang bilog na may tinik-tinik. Ayun o, nilinis na niya. Tapos tinuusok pa sa gitna. Yun, tinaktak pa. Ano kayang gagawin niya? Baka naman maglalaro siya ng parang bata, yung paikot-ikuti niya. Tignan niyo. Ah, alam ko na. Lilitsunin pala niya. Ang galing. Tapos ang ginawa niyo, binutas niya yung mangkok niya. Tapos sinabit sa taas. Doon nilagay yung pampalasa. Inikot-ikot lang. Ayun, luto na. Biniyak na. Ano kayang lasa? Puti yung loob, oh. Masarap siguro yan. Ang nilagyan ng mga pampalasa, oh. Kakain na si Kuya. Ang galing. Hindi talaga magutom tong si Kuya kung ganyan na makapal yung bituka niya. Itong si ate, may kakaibang sampayan. Ang galing, oh. Close open lang. Pag magsasampay ka, hihilain mo lang para may labas siya at maarawan. At dito, wala kang kaba pag umulan. Kasi pag biglang umulan, hihilain mo lang. Malupit din itong lutuan ni na Lola at Lolo. Tignan nyo naman, oh. Parang maliit na tangki di gira. Ano kaya niluluto nila dyan? Akala ko sa trabaho lang yung may night shift. Pati pala sa pagkain ng baka, may night shift din. Tignan nyo naman, oh. May plus light pa sana, oh, para makita nyo yung mga sariwanda mo. Ang lupit ng idea ng may-ari nito. Ano naman kaya pinapanood ng baka na ito? Bakit bigla na lang siya naging ganyan? Tignan nyo naman, oh. Yung dila niya, sinampal-sampal niya na parang iwan. Ito ang farmer na talagang madiskarte. Tignan nyo naman, oh. Dahil wala silang blower ang ginawa niya, umakyat na lang siya sa mataas na banda. Gamit yung nilagay niya na kawayan. Tapos binubuhos ng kaunti-unti yung palay. Para mahiwalay yung may laman at wala. Ganun talaga sa probinsya, eh. Sisipol-sipol ka para humangin. Para liparin yung mga walang laman. Ito ay simpleng idea pero napakahalaga sa amin na magsasaka na walang blower. Nakakabilib talaga ang galing ng driver na ito. Parang tren, oh. Tatlong bagon na puno ng buhangin at bato. Tapos yung maghihila, traktor. Pero dahil magaling yung driver, tingnan nyo naman, oh. Paikis-ikis muna para mahila. Ayun, ang diskarte niya. Ayun, nahila na. Ang galing talaga. Kakaiba din ang talento ni ate. Tingnan nyo naman, oh. Nagsisiso habang tinatapon yung mga gamit sa ulo. Mukhang lahat ng gamit nila sa kusina, ubusin niya. Ayan, oh, mangkok.
Habang nagsisiso yan, tingnan nyo naman, no, ang galing. Oh, matinding balas ang kailangan dyan. Kung ako yan, siguro, natumba na ako. Pero siya, wala lang, oh. Oh, ang galing, oh, nashoot lahat. Iba ka din, ate, ang galing mo. Ayun, pati pa, ano, taasa. Tingnan natin kung kaya. Bueno, ayun, oh, ang galing, shoot. Di pa na kontento. Sinamaw pati kutsara. Talagang ubusin niyo yung gamit nila sa bahay nila, sa kusina. Ayun, ang galing talaga, oh. Ang galing mo, ate, pwede ka na mag-asawa. Dito naman sa sagingan na ito, merong ibon na natagpuan tanga. Tignan nyo naman. Pati puno ng saging, kinoka. Oh, akala mo patay na. Pero hindi yan kasi marunong pala siyang mag-artista. Nagkunwari siyang patay na para pag merong makakuha, bubunutin yung tuka niya. Mautak na ibon din pala ito. Hindi pala siya tanga. Tignan nyo naman, oh. Oh, bubuelo na. Ayun, lumipad na. Ang galing nila, oh. Natayo nila yung pyramid na ganyan lang yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman to. Parang ganito yung kakilala ko na tambay sa perya. Tingnan nyo natin kung obra. Isushoot niya yung bilog doon sa mataas na puno. Aba, pumasok nga. Ang galing. Effective. Yun ang resulta na nakatambay niya sa perya. Ang galing. Itong si ate, oh. Pambihira yung lakas niya. Tingnan nyo naman, oh. Isang malaking baboy, binuhat niya mag-isa. Kung ganito asawa mo, huwag kang maglasing-lasing. Sigurado, bibit-bitin ka niyan. Antaba naman ang utak ng gumawa nito. Meron mabagal, meron mabilis. Parang sa trabaho. Magtrabaho ng naayon sa sweldo. Ganalo si nanay mag-harvest ng palay, oh. Eh kasi naman, meron siyang pang-harvest. Ang galing, oh. Tingnan nyo naman, oh. Hindi siya nagagapas ng mano-mano. Tapos, tinatali-tali pa. Ang galing. Eto namang isa, iba rin yung pang-harvest niya. Parang naggupit lang ng buo. Tingnan nyo naman, oh. Yung bunga lang yung kinukuha. Ang galing, ah. Magaan lang mag-harvest kung may ganitong gamit ka. Eto naman, mga lods. Basketball na kakaibang estilo. Tingnan nyo naman kung mag-dribble, oh. Paisa-isa lang. O, ang taas ba naman? Ano kayang tawag sa laro na to? Basketball pa rin kaya to? Oh, ang galing, slam dunk. Ang tatangkan pa naman ang bisikleta nila, tapos isa lang yung gulong. Pag natumba sila niyan, ako, scramble egg yan. Meron din silang kasama ng maliliitang bisikleta. Siguro ito yung mga taga-pasa. Tapos yung dalawang matatangkan sila yung taga-shoot. Tignan nyo naman, oo. Oh, islam dunk, oh.